Ayan, magandang araw mga Banateros. At ngayong araw na ito, meron lang akong ibang pag-uusapan na this time not about bantag, not about politics, but etong hirit ni Bobby Tiglao. Alam nyo, itong tao na ito, kilala ho ito na nung panahon ni Pangulong Duterte, ni Marcos, medyo kumikiling ho ito dito sa mga Marcos at saka sa Duterte. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Kasi o, iba ho ngayon eh. Kaya nga ang title ng video na ito, anong nangyari kay Bobby o kay Roberto Tiglao? Kasi meron ho siyang isang inilabas na column ba ito o di ko alam. Basta sa kanya hong ano ito, sa kanyang vlog. Itong si Rigoberto Tiglao. Okay? Ang title is Bloggers Are Not Journalists. Noong una kong basa pa lang nitong headline na ito, iba na kagad ang pumasok sa isip ko. Naalala ko yung mga hirit ng mga journalists o yung mga media noong panahon ni Pangulong Duterte. Yung panahon na kung saan sinasabi nila ang mga bloggers ay fake news o sinasabi nila na hindi legit at ayaw papasukin sa Malacanang. 2016 pa ho ito nagsimula, yung ganitong klaseng kwento o ganitong klaseng aywan ko ba kung ito ba ay dala ng inggit o dala ng dahil nababawasan na ho sila ng kanilang mga viewers o readers. Kasi nga sila ho, itong katulad ho nito ni Bobby Tiglao, sumusulat ho ito. Sa unang sinabi niya kaagad dito, napaka, sabi ko nga, magaling talaga. Magaling siyang magsulat. Dahil ang unang ibinigay niyang example ng vlogger ay itong anti-Duterte vlogger na si Jober Laureo. And eventually, medyo nawala sa eksena. So parang ganun daw ang mga vlogger. Parang they have yung hindi naman sa ningas kugon, pero para kasing sa kanila kung kailan lang daw trip ng mga vloggers mag-video o sumulat, depende kung ano yung kanilang platform, parang ganun. In other words, sinasabi niya sa simula ng kanyang article, ang mga vloggers hindi ganun kaseryoso. Unlike ang mga journalist daw ay napakaseryoso. They have editors to check everything. Meron daw silang pananagutan sa kanilang mga editors, sa kanilang mga bossing, sa authority. At ito daw mga vloggers, parang laro-laro lang daw. Okay? Parang something na kung ano yung sinasabi ng mga media noon, 2016, nagsimula. Na kung saan, nagulat sila. Na isa na nga ho dyan, nagulat sila ho kay Mocha Uson, yung vlog niya. Dahil malaki yung impluensya ho sa pagkapanalo ng ating Pangulong Duterte noon. Hindi lang ho siya, marami pa ho iba pang vloggers na nakakontribute. Hindi ho ang totaling masasabi natin vloggers lang. Hindi ho yun na sinasabi natin. Pero malaki yung contribution. And eventually, nung nabigyan ng trabaho si Mocha, dyan na ho pumasok yung galit ng mga media sa vloggers. Dyan nagsimula ho yun eh. Nagsimula yan, tandang-tanda ako, nung panahon ng Rappler, na kung saan binintangan nila na wini-weaponize daw ni Pangulong Duterte itong mga vloggers. Nagbanggit pa nga ng ilang mga vloggers, in reality, hindi naman po. Wala naman ho talagang totoong ganong connection. Tapos ang pinupunto pa nila, di ba, nagkaroon pa nga ho ng hearing sa Senado na parang gustong pigilan, gusto nilang magkaroon ng control sa mga vloggers. Kasi daw, kesyo, wala daw pananagutan, walang accountability. Sabi ko nga, inulit lang ni Tiglao ang ganyang klaseng akusasyon
sa mga vloggers. Alam nyo, eto, sa akin lang ha, eto lang naman, napakasimple lang ho ng kwento na ito, na media versus vloggers, journalist versus vloggers, hindi daw journalist sa mga vloggers. Again, vloggers na tulad namin, tulad ko at ng iba pa, nila Coach Oli at saka ni Boss Dada TV, at iba pang mga vloggers, we're not trying to compete. Ha? We are not trying to replace you. Wala hong ganoon sa aming motibo. Kami ho ay nagre-react lamang po, nagbibigay ng aming mga opinion sa mga bagay-bagay na especially ho, hindi ho masyadong tinatakel ng media. Huwag ho kayong nagagalit sa amin o huwag ho kayong masyado yung minamaliit ang mga vloggers. Iyan nga ho ang problema noon. Iyan ang sa tingin kong problema din ngayon. Mr. Bobby Tiglaw, sa tingin ko ho, instead of bringing us down, okay, pwede ho kayong matuto sa amin. Dahil kami po ay natututo din po sa mga journalists, sa mga media, even if we have different opinions sa mga bagay-bagay, eh kami rin po ay natututo. Kaya sana, instead na i-down nyo ang mga vloggers, and ito pa nga, sinabi mo pa nga dito na, Kesyo, hindi mo naman, I'm not romanticizing journalist. Okay? Alam nyo, sir, kami po, we do not consider you na kakalaban, kakumpetensya. Sa katunayan, ako, kahit ho, ibang opinion, kahit mga tinatawag nating mga media na nasa kabilang kubol, nasa kabilang kanto, nasa kabila, di ba? Eh ako na pinanonood ko ho yun, pinakikinggan ko ho yun, kasi I'm trying to learn from them kung ano ba yung point nila at ano yung point na yung opinion namin, di ba? Kasi nga, ang problema sa inyo, sorry ho, ah, pasensya na ho kayo, sir. Ang taas ng tingin nyo sa sarili ninyo, to the point na nang-aapak na ho kayo ng kapwa nyo, sabihin na natin, Pilipino. Huwag na ho journalist, Pilipino na lang po. Tama ho kayo, there's a big difference. Kayo magaling, malupit magsulat, kayo, meron kayong masasabi nating galing sa grammar, sa lahat, magaling kayo. But the problem is, one-sided kayo. You only speak, o kaya write. Pero in reality, hindi nyo pinapakinggan ang opinion ng tao. Unlike us, mga vloggers, it is very important for us yung tunay na nangyayari sa ating bansa sa pamamagitan ng pakikinig sa mga nanonood sa amin, subscribers namin, and viewers namin. Diba? Yun know ang pinagkaiba. That's why, kung titingnan mo, ikaw na rin nagbanggit dito na mas marami pa nga ho talagang mga views ang mga vloggers. Eh kasi nga ho, kayo masyadong ganun eh. May pagka, sorry ho for the term, pero may pagka-elitista ho yung datingan ninyo na hindi nyo pinakikinggan ang opinion. Oy, kung pinakikinggan nyo man, hindi nyo binibigyang halaga ang opinion ng mga tao. Kaya nga, yung mga tao, medyo lumilipat sa mga vloggers because nakikinig sa kanila. Yun ang importante. Isa ho yan sa mahalagang bagay na nakalimutan ninyo. Yung makinig kayo sa tao. Instead na nakikinig kayo, tulad ngayon, sa pagsusulat mo ng article na ito, na tila wala kayong matututunan sa aming mga vloggers. Napakaano naman po ata nun. Opo, hindi po kami ganong aral na tulad ninyo, na sobrang gagaling ninyo. Mga words na ginagamit ninyo, malulupit. But if there is one thing, okay, na pwede ninyo matutunan sa amin, kami, we are influencers. We influence people.
hindi katulad ninyo na medyo kayo-kayo lang. Para ho kayo nasa bubble. Katulad itong opinion nito, pang bubble to eh. Na kayo-kayo mga magagaling, na kayo-kayo ang nandyan, medyo mali. Pasensya na ho ah. I know you would deny this. Kasi nga sinasabi mo, you're not romanticizing the journalist. I know you would deny this. Pero, that's your problem. Sa salitang kanto, eh, napakataas ng ihi ninyo. Di ba? To the point na wala na ho kayong maaaring matutunan o pakinggan sa tao. Yan ang difference namin. Kaya may nakikinig ho sa amin, kaya may nanonood sa amin, isa ho yan sa mga bagay na gusto nila. Because we listen to them. Second, dahil nga gusto ninyong umappear na superior ang inyong yung utak, ang inyong mind, ang inyong kagalingan, gusto ninyong mag-appear na ganun. Eh, ang nangyayari, nilalaliman nyo para magmukha kayong intellectual. You know, that's isa ho yan sa sign ng insecurity. Pag gusto mong, alam mo yon, para nga angkat, talaliman natin, iaano natin, hindi ho. What matters sa mga tao ay yung maintindihan nila. That they would understand. That they would, ang pinaka-importante sa lahat, you speak their language. Tama naman po kayo, in a way. Ito, hindi ko sinasabing entirely yung article ninyo mali. O ang article ninyo is masyadong ano. Hindi ho. Actually, dapat nga ho, tayo mga vloggers, eh, basahin ho natin yung article ni Sir Bobby Tiglaw. Ang title ulit nito, tingnan nyo sa kanyang page, ha? Vloggers are not journalists. Okay? November 30, 2022. Nakita ko lang kasi kanina sa newsfeed ko. But very relevant. Alam nyo, isa sa mga masasabi nating problema kasi ng ating mga vloggers. Ito, oh, totoo to. Marami naman po din kasing hausyaw na vlogger. Diba? Marami din po kasing nautusan lang bumili ng suka, nag-video na, nag-vlog na. Kasi naaakit doon sa mga ibang vloggers na nagpapakita ng kita sa YouTube at saka sa Facebook. So, sila, nag-vlog na din, nagbigay na rin ng kanilang opinion, at tapos, tatargetin lang nila yung mataas ang market. Ibig sabihin, ang goal nila, viewership. Not the truth. Only viewership. May mga ganyan kasi ho talagang vlogger na nakakasira doon sa mga matitinong vlogger na talagang nagbibigay ng facts and opinion from the ground. Kasi ako bilang vlogger, yun po ang akin eh. I would look at the facts, kaya nga ako, basihan ko pa rin mainstream media. I must admit, they have all, alam niyo, the resources na mag-research. Kaya nga, instead of kontrahin ko sila, I would use them. I would say, eto, according to the news, according to this news, yun ang ginagamit ko, di ba? Kasi nga, I respect their team of researchers. Okay? Pero, I also give my own opinion. Di ba? I give my own explanation. Okay? Eh, ang problema ho kasi doon sa ibang mga vlogger, na sana din ho, eh, umayos ayos kayo. Mukha ho kasi kayong pera. Mukha ho kasi kayong viewership. Kaya kung ano-ano na lang ang tinatakil ninyo, mga vloggers, katulad nito, isang, hindi ko napapangalanan, isang Marcos Loyalist vlogger, na mukhang pera, halatang halata, viewership ang habol, puro clickbait. Tapos, nouna, ginamit yung Talano Gold. Pangalawa ngayon, ginagamit naman yung zombie. Merong zombie virus. Eh, kaya tayo, nadadamay ho yung mga matitinong vlogger na tulad namin eh.
Dahil sa inyong mga vlogger na mukhang pera, mukhang talano, gold. Yan ang problema. Diba? Eh, tapos meron pang itong isa na pasensya na ho, pero kulang na lang, halika ng puwet ng presidente na vlogger eh. Bakit? Kasi marami, totoo naman, 31 million ang pinagmamalaki nyo. So, tinatarget nila kayo. Tinatarget nila kayong bulahin para dumami ang kanilang viewership. Dahil nga, pera-pera. Diba? Ang tawag nga natin yan, thinking pera eh. Bakit? Wala, nawala na yung prinsipyo. Pera na lang ilaging iniisip. Yan ang tinatawag na thinking pera. Diba? Iniisip lagi ang pera. So, walang ginawa yan kung hindi sumipsip dun sa presidente para naman kayong mga loyalista na bumoto sa kanya, eh manood sa kanya. At pag bawat click ninyo, pera sa kanya yun. Thinking pera nga, eh, di ba? Eh, yan ang mga sumisira sa totoong mga vlogger na patas tumingin ng facts. Di ba? Hindi ho tayo nagmamalaki, pero yan ho yung aking maaring ipagmalaki ho sa pagbablog. Sa pagbablog ho natin, pag may nakita ho tayong tama, pinapalakpakan natin. Pero pag may nakita ho tayong mali, binabanata natin, no matter kung sino yun. Kasi nga, we base on facts through mainstream media, then we give our own opinion, and we do not look at people. Ibig sabihin politicians, hindi ho kami personality based. Ayun ang masasabi ko ho. I mean, hindi ko nire-represent ang lahat ng vloggers. Pero yan ang masasabi ko with Banateros Vloggers. When I say Banateros Vloggers, walang iba kundi si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Ganyan nung kami tumingin. Issue-based. Hindi ho personality-based. Hindi ho yung kung sino yung tao na yun. Ganun po kami. At dahil po sa mga hausyaw na vlogger, dahil po sa mga mukhang perang vlogger, na naghahabol ng viewership, na naghahabol ng kita, eh, nasisira ho yung mga matitinong supposedling vlogger. Kaya, sana naman din ho, yung mga vlogger na clickbait, eh sana tigil nyo na rin ho. Kasi, ang nakakasira ho sa mga maayos na vlogger ay kayo. Ako nga eh, honestly, wala akong, never ako nag-report ng copyright ng ibang mga nagko-content sa YouTube. Okay lang, gamitin niyo yung video ko. Walang problema yun. As long as, lagi ko sinasabi, wag na wag kayong mag-clickbait. Kasi ang problema, minsan, nagugulat nga ako eh. Sabi ko, ano ba? Meron na ba talaga akong, makakalimutin na ba talaga ako? Kasi may title, nandun mukha ako, tapos yung title na yun, hindi ko naman sinabi, tas banat ba yung nakalagay. Tas pag-click ko ng video, ako yung nagsasalita. Pero wala naman doon sa video na yun, yung clickbait na yun. Diba? Kaya tuloy nasisira dahil sa inyo. Ako, eventually, pagka napuno na ako dito sa mga vlogger na gumagamit ng video ko na tas i-clickbait lang yung mga tao, eh, i-report ko na talaga kayo. Pagka ganyan din. Kasi wala namang problema sa akin gamitin. Eh, pero kung ano lang talaga yung sinabi ko, yun lang dapat. Eh kasi nga ho, kaya nga nagki-clickbait. Yung sabihin yun, yung title, masyadong ginagawang OA. Eh kasi gusto ho nila ng viewership. Yan nga ho yung tinatawag nating thinking pera. Yan ho mga sumisira sa vlogging industry. Yung mga thinking pera, yung mga talano gold thinkers, yung mga mahilig sa teorya. Yan ang mga nakakasira ho sa vlogging. Eh sana ho ayusin nyo naman, 'di ba? At saka syempre yung mga nagki-clickbait, eh medyo wag naman ho ganyan. I mean, pwede naman ho kasi tayong magkakaiba ng opinion, ngunit nagre-respetuhan. Ibig sabihin, sana panawagan ko 'to sa mga vloggers. Walang problema magkaiba-iba tayo ng opinion. Okay, magdebate tayo tungkol sa issue. Magdebate tayo tungkol sa ating mga sarili, sa kanya-kanyang logic, okay yan. Panalo yan, okay yan. Pero doon naman tayo sa totoo. Totoo yung pinipresent natin, hindi tayo naglalabas ng fake news. Hindi yung ayon sa aking source, yung mga ganun eh, medyo
nakakasira ho eh, 'di ba? Okay, minsan tayo meron tayong sinasabi. Pero nililinaw natin, 'di ba? Kunwari, meron nagkwento sa akin, pero ito ha, Marites to ha, ibig sabihin, ginagano natin. Ibig sabihin, nililinaw natin na this is kwento-kwento lang. I'm not sure if this is true. Lagi kong dinidiin yun eh, 'di ba? Okay din yun, pwede yun. Eh, minsan talaga may mga kwentong ganyan. Pero linawin din ho natin. At wag ho natin gamitin yun na clickbait, 'di ba? Sana ho sa mga vloggers kasi kaya ho itong mga katulad ni Bobby Tiglaw eh medyo bumabanat sa atin eh dahil yung sa mga ganun. Alam mo ito pa, medyo may naano pa nga ako dito, sabi ko nga. Ay nako, basahin niyo 'yung bo. Sobra ho 'yung ano eh, 'yung andating pa dito, meron tayo daw eh talagang hindi inaayos. Para ba kung kailan lang natin trip mag-vlog, kailan natin gustong magbigay ng opinion, hindi nagre-research, yun ang problema, sinasabi niya. Tapos, wala tayong accountability, ganyan-ganyan. Pero ngayon, eventually, inamin na din niya na meron din naman problema sa mga ilang media. Yun na nga eh. Sana lang, Sir Bobby, hindi lang yung vloggers per se. Ibig sabihin po, may mga house show na vloggers. May mga vloggers na talagang sira ulo. Ibig sabihin, medyo may topak. Pero ganun din naman din ho sa mga journalists. Meron naman din po talagang may mga topak ho dyan. Meron din po naman talagang mga may saltik ho dyan. Huwag po natin sabihin na lahat kayo matitino. Sa katunayan, sa inyo pa nga ho, sa mga journalists, sa mga media personalities, dyan nga ho nagsimula yung ACDC. Huwag po niyong sabihin na hindi nyo alam yan. Huwag yung sabihin nun na hindi ho, wala hong nag-PPR na mga media dyan. That's hypocrisy. Why? I know it. Remember, I came from an entertainment. Diba? Entertainment po ang aking pinanggalingan. And matik yan. Alam nyo naman yan, sir. Pagka kayo inimbitahan sa press con o kung anumang gathering, diba? Hinihingi is yung press release. Alam naman natin kung anong laman ng press release. Huwag na ho tayong mag-ano. Sa unang industriya ng mga media, nagsimula yan. Diba? So, ibig sabihin, meron din naman din talagang house show na media. So, huwag natin sanang lahatin, Mr. Tiglaw. Huwag ho natin lahatin na lahat na lang ng vloggers ay parang masama na o mababa na ang level. Hindi ho. Pinipilit ho namin, ako, ang aking grupo, pinipilit ho namin iangat ang antas ng pagbablog. As a matter of fact, sabi ko nga sa kanila eh, wala sa atin ang kakarga ng fake news, wala pag hindi verified ng media, wag ho natin itatakil. Kasi lahat ho yan. As a matter of fact, yung unang dinig ko ha, halimbawa, unang dinig ko noon tungkol sa manyakol na asawa ng sekretary, may mga nagme-message na sa akin, pero hindi ko dinidiscuss kasi I wanna see it namang galing sa mainstream. Until nakita ko nang galing sa mainstream, that's the only time nagbigay ako ng opinion ko. And katulad din ng mga kasamahan ko na banateros, doon lang ho din sila nagbigay ng kanilang opinion. Kasi nga, lumabas na ho sa inyo sa mainstream media. So, ganun lang ho sana. Respetuhan naman ho tayo. Diba? Kasi, ito problema sa inyo eh. Nakalimutan ninyo na napaka-importante na we are in a changing times. We have to adapt to the changing times with social media. Malalim ho, kung hindi ho tayo mag-a-adapt doon, baka mapag-iwanan ho tayo. Eh, kaya nga ho, sa tingin ko, isang opinion ko lang ho ito ha. Opinion ko, kaya nga ho medyo humihirit kay sa mga vloggers o binabanatan yung mga vloggers because you know, mataas ang viewership ng mga vloggers. So once binanatan yung mga vloggers at nag-retaliate ang vloggers, mababasa article ninyo, di ba? Tulad ngayon, sinasabi ko sa mga viewership ko, basahin yung article ninyo. Alam niyo yun, sana medyo wag hong ganun. Hindi ho maganda eh.
Kung kayo, sabi ko nga eh, kung kayo hindi ho binabasa, kasi parang may dating pa dito, parang ang mga vloggers lang is, hindi mo man diretsong sinabi, pero parang entertainers lang. Mali naman, no? Kasi ganito yan, paliwanag ko lang ng kapiraso yung part na yan. Sa music, okay? Ako po, galing, nagsimula ako sa bilang musikero at drummer ng isang rock band. Nag-rock band ako. And eventually, pumasok ako sa College of Music. UP po, ah. UP. Oh. Doon, na-introduce sa akin yung mga classical, bla bla bla, lahat nandyan, na-introduce sa akin. Ito mga classical players, okay? Meron silang pinaglalaban na this is the only music. This is the, ito yung tamang music. Kayong mga rock, pop, hindi kayo music. Parang ganun, meron silang, may mga ganyang klaseng, may mga ganyang tao, ah, may mga ganyang musikero. Ang baba ng tingin nila sa mga nagpa-pop, kami mga classical lang the best. Kahit wala nang, hindi, totoo naman, kahit wala nang nanonood, medyo bawas-bawas na nanonood, kami yung pinakamataas. Parang ganun ang dating. Alam nyo, same thing ko kayong mga journalists, same thing ko Mr. Tiglaw, ganun ang sinasabi mo. Diba? Eh, isipin nyo na lang, if this, itong mga musician na classical musician, eh hindi ho nag-shape up at hindi ho sa kanila nag-adapt sa change of times, eh gutom ho abutin nila. Pero marami ho sa kanila, thank God, they've learned. Marami ho sa kanila na classical, naging pop. Okay? Pinasok nila yung galing ng classical sa pop. Yung mga scale na ginagamit na sa classical into pop. Huh? Pumasok nga into pop, into rock, into hip-hop. Kaya nga meron tayong mga katulad na, di ba? I mean, yung may mga dating technical, you know, mga Dream Theater, technical yan, mga Rush, mga ganyang mga banatan, technical ho sila, pero in an entertaining way. Kasi nga, pumasok na sila dun sa pop. Di ba? So, what am I saying? Simple lang. Mr. Tiglaw, kung nababawasan na kayo ng viewership at nababawasan na kayo ng readers o nababawasan na kayo ng mga followers because of these vloggers, eh, instead of putting them down, why don't you learn from them? Diba? I mean, make your content or your article palatable to the eyes. Diba? Kasi minsan, hindi, sa akin lang, ha? Wag ho kayo masasaktan. Alam ko, kayo na ang pinakamatalinong journalist. Ha? Pero minsan kasi, kaya nga ho ako, coming from an entertainment industry, yan ang ginawa ko. I mix a little bit of entertainment. At the same time, since my father is a lawyer, I learned from him since bata pa lang ako. So I tried to mix it, entertainment and logic and legal issues. Kasi nga po, andyan ho yung father ko to guide me. So, minimix ko ho yun, di ba? So that, when I explain to people, hindi sila nabobor, but at the same time, natututo sila. Di ba? Kasi nga, sana ganun ho. Instead na, ay hindi, kami matalino, kami may editor, kami na. Hindi. Akin, Mr. Tiglaw, I am for education. Ayoko magkaroon tayo ng bobotante in the future. Maganda ginagawa mo. E di, just make it na kaaya-aya sa masang Pilipino. Diba? Language of the masa. Diba? Para yun, huy, eh. Okay yun. Agree ako dun. Matututo tayo ng malalim na usapin. Pero yung tatanggapin ng masa, di ba? Eh kaya lang ho, instead na ganun ang dating ng inyong article, hindi eh. Parang ang dating dito, itinaas ninyo mga journalist, kayo na ang pinaka merong ano, ha? Tapos ang mga vloggers eh parang walang kwenta. Oo, meron din. Inaamin ko naman, meron talaga mga vloggers na walang kwenta. Ang dami diyan. Nagkalat yan sa YouTube at Facebook. Eh, kasi nga, mga
karamihan pa dyan, lalo na pag walang muka o nagnanakaw lang ng mga content, di ba? Pero sana, sir, meron po hong ano eh, eto lang ha, merong mga yellow defender, merong mga loyalist, o yung iba tinatawag kong, basta, kung ano-anong, meron yan. Pero wag niyong kakalimutan na meron ho yung mga vloggers na nasa gitna. Na nasa gitna na hindi ho humahalik sa puwit ng mga politiko. Ngunit nag-i-issue. Issue lang ho ang aming pinag-uusapan ho. At bilang ordinaryong Pilipino, nagre-react kami. At pinapakita namin ang opinion namin at sa tingin namin, eto yung dapat nating matutunan bilang ordinaryong Pilipino at dapat ganito tayo. Kaya nga ako, I do not tolerate yung basta lang makagawa ng vlog, ng content, tapos kahit walang kakwenta-kwenta. Hindi ho. Tayo ho, sa akin, yes, I care about viewership, but more than that, I care dun sa truth. Bakit ho? Kasi yung truth, pang matagalan yan eh. Yung truth eh, yan ho ang pinakasandigan lang ng lahat ng bagay sa buhay natin, yung katotohanan. Ngayon, minsan, yung mga katotohanan ay hindi ganun kaklik sa tao. Pero okay lang. Importante, nandyan tayo. So, yun lang po sana, Mr. Tiglaw. Gusto ko lang i-react sa inyo ito. Instead na maging palaban kayo sa mga vloggers. So, oo, nakakabuisit. Maraming vloggers talagang gago. Pero sana, instead of ganyan nung anuhin ninyo, why don't you just learn from them? Learn from their success? Learn from their mistakes? Di ba? Learn from whatever. Kasi, sabi ko nga sa inyo, sa buhay, even sa mga masasamang tao, even sa mga failures, you would learn a lot. Okay? Even sa mga kriminal, okay? Yung sagad sa buto, you will learn a lot from them. Why? Kung paano hindi gawin ang bagay, kung paano hindi maging ganun. So, instead na bringing them down, condemning them, and lifting your kapwa journalist, nakaka-disappoint. Kasi actually, ako, from time to time, pag may nakikita akong sa feed na lumalabas na sa inyo, binabasa ko. Kaya nga ako nung nakita ko ito, talagang sabi ko, ano ba? Maayos itong taong to. Nakita ko, tapos biglang ganito yung hirit niya. Ay, nako. Anyway, sabi mo nga sa ending, an error, a stupid column will exist till the end of time, as it were. Tama naman. Okay? Kaya nga ho, it's the truth na pinangahawakan ho naming mga matitinong vloggers. Meron ho matitinong vloggers. Gusto ko lang ikaw i-inform. Oh, you might not na hindi mo na encounter o baka mamaya iba yung nakikita mo sa mga post ko, pero may mga matitinuhong vloggers. At maniwala ho kayo sa akin. Madalas din po kami ho ang tinatakbuhan ng ilang kinakawawa sa media. Bakit to? Kasi mas naipapaliwanag namin. Yan yung ang tatandaan ninyo. Based on my experience, marami ho akong pagkakataon na kung saan tinawagan ho tayo para ho ipaliwanag kung anong tunay na nangyayari. Dahil nga ho, minsan, kayong media, pagka hindi naman ho lahat, may napagkadiskatahang tao, todo-todo na yung condemn. Diba? Hindi inaalam ang buong sides. Nangyari na ho sa amin yan. Nangyari na ho yan kay Mocha. Ilang beses na hindi kinuha yung sides niya, nilabas lang basta yung balita. And I think you know that. Bilang journalist, marami na rin ho kayo na experience na ganyan. Hinahire to PR certain politicians. Hinahire to hit someone. O yung kalaban ng politician na yun. May ganyan. Alam nyo yan. Huwag po tayo maging hipokrito, sir. Ha? Maraming salamat po. Ano ho sa susunod nating vlog.